Christmas is just around the corner, mga kapinoy. Tiyak na may bago na namang padala si nanay para sa kanyang pamilya. Pero pagdating sa pagpapadala, dapat dun sa subok at mabilis na cargo shipping company. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Las Piñas City kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking shipping companies sa bansa, ang ATLAS Shippers Int'l. Araw-araw, napakaraming balikbayan boxes ang pinapadala sa ating bansa. Mga kahon na ang laman ay ang pagsisikap, pagod at pagmamahal ng ating mga Kapinoy mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para di masayang ang pinaghirapan, dapat ay dun ka na sa subok at mapagkakatiwalaan. Ang ATLAS Shippers Int'l na pag-aari ni Balikbayan Box King, Mr. Joel P. Longares. Magandang araw mga Kapinoy! Kasama natin ngayon Mr. Joel Longares of ATLAS Shippers Int'l. Good afternoon, sir! Hi! Hi, sir! Good afternoon! How are you today, sir? I'm fine. I'm good. Sir, gaano na po katagal ang ATLAS Shippers Int'l? By the end of the year, haharapin natin yung ika-25th year. Silver na tayo by next year. Bakit niyo po napili ang cargo shipping as your business? After working in Saudi Arabia, yung pangarap kong makarating sa Amerika, at ang sabi ko sa sarili ko, na pag pumunta ako ng Amerika, hindi ako mangangamuhan, kundi magninegosyo. Actually, nagsimula ito sa $2,000 nung araw. Pagdating ko sa Amerika, may kasama akong meron siyang brokerage dito sa Pilipinas. At ang napag-usapan namin na hanap buhay ay itong cargo nga. Malayo na nga ang narating ng ating Balikbayan Box King. Dahil ang ATLAS Shippers Int'l ay makikita na sa key cities around the globe. Sa kabila ng tagumpay sa negosyong ito, paano ba hinaharap ni JPL ang mga pagsubok? It depends on us how to handle actually the challenge. Para sa akin kasi, each and every one of us, as a human being, mayroong issue sa buhay. Now, yung issue na yun, para sa akin, may solution din. So, whatever issues or whatever challenge, para sa akin, magaan lang yun. So, hindi ka dapat mangonsumi ng gusto eh. Kasi pag nangonsumi ka, ikaw ang talo. Pagdating sa challenge, normal na lang yun. Normal na lang sa buhay natin. Kasi nga, lahat man kung anong mayroon nagsimula sa $2,000 noong araw, 24 years ago. Sir, alam naman natin na malaki ang competition with regards to shipping companies. Ano po yung edge ng ATLAS with other shipping companies? Kung magsasalita ako about my company, of course, sasabihin ko, well, I'm the best siguro when it comes to balikbayan boxes. Bakit? Because technology-wise, hindi pa ina-apply ng iba. Ina-apply ko na yan 5 years ago. So, kung mag-advance ako palagi, how to think, how to run the whole show, kailangan nyo advancement palagi. At palagi mong sasabihin at isipin na kumbaga, yung hindi iniisip na yung kliyente, ginagawa mo na. Yun siguro ang advantage ko palagi. And besides, ako kasi mismo eh. Hands-on ako eh. So kumbaga, ako yung nag-operate sa Amerika at the same time, yung sa Pilipinas. So kaya, kabisado ko yung negosyo ko. As we speak, mga ilan na ang branches ng ATLAS Shipping? Overall, more than 100 siguro. Yeah. And the major one, siguro nasa 28 na. Major, ibig sabihin yun nasa mainstream location ka. All areas, northern, southern, outside of California, other state, Alaska to New York and Chicago. So yun, may mga areas karoon. Sa mahigit 2 dekada, higit pa sa salitang subok at garantisado ang hatid ng ATLAS Shippers Int'l. Dahil ito na ang karamay ng ating mga Kapinoy pagdating sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes para sa kanilang mga mahal sa buhay. Paano nyo nagigain yung trust ng mga kliyente nyo? It depends on your services kasi. Kumbaga yung nakukuha sa'yo ng tao, if you win 90%+ of those people in terms of loyalty, kahit na tumaas ang presyo mo, it's because yung servisyo kasi ang nakikita nila sa'yo. It's not because of the murang presyo. It's because of the good service that you're giving to the people. Sir, aside from ATLAS, I heard may iba pa kayong business. Well, yes, mayroon akong sarili kong brokerage, which is yung naglalabas dyan sa pier. Mm-hmm.
Meron akong sarili kong forwarding company, which is yung nag-deliver o nagpo-pull out ng mga containers. We have those. And also, I have the recruitment, yung nagpapaalis ng tao going abroad, which is yung 7107 agency, na yearly, an average of siguro 1,500 katao na papaalis namin going abroad, yes. And yung oil and gas na mga project. So sir, masasabi niyo ba hindi mahirap maging isang Joel Longares or isang maging big boss like you? Ang pagninegosyo at ang pagmamanage ng negosyo, hindi mahirap yan. It depends on how you manage yourself, basically. Kasi that business will run by itself. Ilagay mo lang yung system, susunod lahat yan. How could they contact you or contact ATLAS? They can go on our website, which is atlasshippers.com. Recruitment naman, may website naman din yan na my7107.com. Dahil sa sipag at magandang serbisyong ibinibigay ni Ginoong Joel P. Longares sa kanyang mga customers, kapalit nito ay ang tiwala ng ating mga Kapinoy dahil subok na, garantisado at mapagkakatiwalaan ang ATLAS Shippers International. Asenso Pinoy! Mula dito sa Las Piñas City, ako si DJ Mac. Ako naman si Cathy G. Para sa Asenso Pinoy.